what for you and your associates should be the priority muna? Well, siyempre ang priority muna si ito is production, food production. So sa kaso po ng bigas, immediate po yung pong pag-extend po, pagpapalawig ng yung fertilizer subsidy. Because many if not most farmers have really cut down on their fertilizer usage and their production and their planting. And, consequently, siyempre po yung ani po ng palay, pag giniling po yan, bigas, magdadrop po yan eh. It's possible, for example, that in the coming harvest period, October, November, the harvest could drop by anywhere from 10 to 15%. Malaki yun na drop. Kaya nga, to arrest that or minimize that, kailangan po natin itodo. Magbibigay po ng subsidy. Yung 10% reduction in output sito, naka-factor in na rin yan yung mga reduction po ng areas na hindi na muna tatamna ng palay. But of course, ang dahilan din nun, dahil hindi na kaya ng mga magsasaka yung pagtaas ng halaga ng abono. In fairness to BBM, to President Bongbong Marcos, mukhang lalakarin na niya yung government to government. He has been quoted as saying it might be smarter or wiser to just talk to the governments of different countries who sell us their fertilizer and get it at government prices, X country, whatever. So yan, ina-address na ni BBM. Pag in-address ba yan ni BBM, malaking kaginhawahan na, kasi may mga nagsasabi sa akin, sito kahit bigyan mo pa ng patabayan, kung binabarat sa merkado o sa palengke, hindi pa rin gaganahan kasi there's just too much physical effort in planting rice. Yes, but it will help sito, no, in terms of especially if government will I suppose the procurement will be in bulk. So magkakaroon ng significant kwan, pagbaba ng presyo ng abono na angkatin natin. But it will take a little time for that any negotiations to come to a close and for the fertilizer to actually arrive and be available for farmers to buy. Maybe sometime next year, depending kung how quickly we can move. But you're correct, Sito, no? This will help government to government negotiations to bring down the price of fertilizer. But unless we address really the issue of price of palay, to me that's the most critical. The price and the market for palay should be attractive enough to cover the basic costs of farmers in producing that. Otherwise, they are just producing to make themselves lose money. Kayo ba nasali? Sana all ba kayo doon sa naging pronouncements ni President BBM and the Department of Agriculture? Kasi ang napag-usapan, master plan daw, more farm-to-market roads. Nahagip ba yung inyong mga suliranin or the problems that confront your sector? Hindi. kasi immediate yung need ng sector, kasi wala yung trade issues eh, yun ang strategic issue eh. Kasi ang mindset kasi ng Department of Agriculture, tulungan sa productivity, tulungan sa gastusin, rice competitiveness enhancement. Pero hindi tinutugunan yung problema mo sa trade issues. Kaya nasasayang yung pera eh. Nagtatapon tayo ng 10 billion to 18 billion a year dyan sa RCEP. Kasi pababayaan mo rin yung farmer doon sa presyo niya. Wala ang maliwanag sa akin na, wala akong nakuha na tugon ng pamahalaan ng Department of Agriculture tungkol sa bagay na yun. Paano pag-anihan? Panahon na sagana, maraming inaning palay, ay pagkatapos gastusan ng pamahalaan ng bilyon-bilyon, sinuportahan puno yung mga farmer, hayaan mong gulpihin ng mga imported. Di, anong saysay nung itinulong natin? Kung pababayaan mong gulpihin ang magsasaka doon sa kanyang ani, di, saan po pulutin?
Okay. Now, yan yung nababanggit mo tungkol na sa rice and very, very logical kasi yun nga yung pinupunto ko, Kalyoni, na aanhin mo yung kalsada kung hindi mo naman mabenta yung bigas o yung palay. That's correct kasi ito. But the point added by Bong here is that yung trade policy is very, very critical. Probably okay. The most critical. Kasi if the farmer sees the price of his product na hindi sapat to recover from his costs and for him to earn a reasonable income, eh, wala na siyang gana na magpatuloy ng kanyang production. So, mamomobrema tayo sa mga susunod na pagtatanim at saka pag-harvest. Okay. So, we really have to, the lesson here is, we have to, first of all, rely on our own domestic production and we have to make sure our farmers are supported and protected fully. Okay.